Hello guys, mga kaprende, welcome back to our YouTube channel, Prentice Vlog. Nagagawin ako ngayon ano, Panasonic Top Load Automatic Washing Machine. Kinukomplain na may-ari, dryer na lang daw niya ginagamit yung washing. Sa wash, ayaw niya rin gamitin kasi nga daw, marumi pa yung labay, hindi raw nakakalinis. Kaya ang ginagamit niya rin, ang gamit niya sa washing na to, dryer na lang, as in dryer. So ngayon, hindi niya na rin magamit yung dryer kasi ayaw na mag-dry, ayaw na mag-spin. So yun ang gagawin natin ngayon. Bali, i-convert na to ngayong automatic top load washing machine into manual. I-convert natin ngayon sa manual. So ngayon guys, abangan nyo lang, sundan nyo lang, tapusin nyo lang tong video na to para i-ano natin kung paano mag-convert ng automatic into manual. Before we proceed with the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Friend Techie Vlog, and also, the world's amazing trivia, for more entertaining and knowledgeable content. Ngayon, tingnan muna natin, press natin yung power on, tapos wash. Sabi kasi na may-ari, as in, mahina raw, di raw nakakapag wash, marumi pa rin labahin, ganyan lang guys, mahina talaga. Yan, ganyan lang siya. So, i-off natin, tingnan natin kung ano, paano natin maku-convert. Ang gagawin natin ngayon, mga ka-friendly, ito hindi na natin gagalawin. Ang kakailangan natin sa pag-convert, timer ng para sa wash na 3-wire. Sa timer ng ano, wash timer, ito yung magiging common niya. Ay di, ito yung sa line 2. Yung line 1 nasa common ng wash motor. Tapos ito sa line 2, tapos ito naman sa dalawang kapasitor. Yan. Itong dalawa sa kapasitor. Ito yung 3-wire para sa wash. Yung sa spin niya naman para sa dryer, ito naman. Para lang siyang switch on-off lang. Yan, oh. Dalawa lang yung wire niya. Tapos dalawang ito control na saka isang toggle switch. Yung toggle switch kailangan lagyan nyo ng ano, yung rubber grommet. Yan, may nabibili nito online bilang ano, order na lang kayo. At pag walang rubber grommet, kakalawangin, papasukin ng tubig yan. Kailangan meron kang rubber grommet na ganito para ano siya, hindi pasukan ng tubig para maging waterproof. Itong ano natin guys, toggle switch. Yung gitna, off siya. Off, natanggalin ko muna itong rubber grommet para makita natin. Yan, nilalagay lang to. Pag bumili ka kasi, wala nito eh. Ito, in order ko lang online, ganito lang. Eh, nakalagay, off. Ganyan position, nakagitna, off. Ayan, pag inano natin, wala. Yan, wala. Yung gitna kasi, ayun yung ano niya, line in. Pag pinos mo rito sa gawing kaliwa, ito sa kanan na may contact, yan. Sa kabila, ganun din. Pag pinos mo sa kanan, ito naman sa kaliwa, magkakaroon ng contact. Ito. Yan. Yan. Pag nakaganyang position siya, ito yung meron, may contact. Pag nakaganitong position naman, sa kaliwa, ito naman kanan na magkakaroon ng contact. Kaya pag pinos niya siya ng ganyan, halimbawa kung nandito yung spin niya sa dryer, ipuposi siya ng ganyan para nakaturo na nagda-dryer kayo. Kasi dito ilalagay sa gitna yung ano, live wire. Line 1 man o line 2. Para pag nag-connect dito, parang switch lang siya, naka-open yan. Pag nag-connect, magkakaroon ng live, magiging live siya. Dito sa kabila, ganun din. Yung timer, mga ka-friendly, yung dito, may lalagay natin dito, pero yung isang timer, hindi natin may lalagay sa kabila kasi meron siyang ganito.
Ang gagawin natin, tatanggalin siguro na lang natin to. Itong water valve, saka itong pressure switch. Yan, nakaganyan siya. Yung timer dito natin ilalagay para sa wash. Tapos yung dryer dito sa kabila. Ang problema, dating dito sa kabila, may ano siya. Ayan, merong alaman. Ayan, oh. So, tatanggalin muna natin itong mga tatanggalin na lang. Dapat pagaganahin ko pa itong water valve. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang to, pati itong pressure switch na to. Nanggal ko yung pressure switch saka yung water valve. So ngayon yung dryer, yung timer na dryer, dito ko ilalagay. Dito. Tapos yung sawas timer dito. Tapos ibabalik natin yung takip. Bago natin gawin yung mga kapwende, kailangan testingin muna natin, ikakabit muna natin yung timer, toggle switch bago tayo magbutas. Kasi just in case na hindi maging successful, pwede natin ibalik ng ganun pa rin na walang masasabi yung customer. Kasi may pagkalimbawa, pinakailaman natin, binutas natin to, inano na natin, tapos hindi pala magiging successful, hindi pala natin magagawa. So, hindi na natin may babalik. So, bago mangyari yung kailangan, testingin muna natin bago tayo magbutas. Wawiring muna natin. Wawiring muna natin mga to bago tayo... Kasi pagka naging ano na okay na, saka na natin i-fix. Ito muna, kakabit ko muna, iwawiringan ko muna. Babaybayin natin makaprend ang wire. Galing sa ilalim ang wire niya. 5. 3 sa wash motor. 2 sa drains. Ano natin. Ito yung wire na ano natin. Sa motor niya. Tapos ito sa drain. Yan drain motor. Yellow at saka violet. Sa wash motor. Red, yellow, blue. Tapos yung black ground. Ground na yung black. Bali 5 wire pumunta sa taas. Pumunta rito. And dito 6 na kasi yung black ground. Ano naka-ground na siya. 5 wire ang pumunta papuntang taas. 6 wire. Tignan natin para hindi tayo malito. Ah. Galing dito sa baba, yung wire ng drain motor is violet saka yellow. Ayan, drain motor yan. Dito nakakabit yan. Tapos yung sa motor niya, 3 wire. Yung red, yellow, at saka blue. Yun naman ang papuntang motor. Ayan, oh. Ito yung motor. Ayan. Ito naman yung wire niya. Ito sa ano, drain, saka sa motor. Pinagsama na, papuntang itaas na. Ayan, pumunta ng itaas, ang yellow na lang. Isang yellow, white, brown. Kung saan, ito yung line. Line in ng supply. Supply source niya. Ngayon mga prende, paano ba malalaman kung alin ang common starting at running ng motor? So ganito gagawin natin. Pag titingnan natin yung ano rito, yung line in niya sa AC source. Kung saan yung brown din, tapos yung blue naging white. Pumunta sa taas, hindi siya pumunta sa motor kasi yung ibang design kung saan yung common ng wash ng motor, dito nakagat tumirekta sa ano, input source ng AC. Dito nakagat yung common. Kaya madali mo malalaman na yun ang common. Tapos yung dalawang wire sa capacitor, ayun sa clockwise, counterclockwise na ikot ng motor. Dito iba nangyari, ibang design niya. Kung titingnan mo, Panasonic Tapload Automatic Washing Machine, iba yung design. Gagawin natin una-una, kukunan muna natin ng common. Paano ba pagkuha ng common?
Yung motor, meron siyang tatlong kulay, yung blue, yellow, taka red. Ngayon, paano ba malalaman kung alin ang common starting at running? Ito, bali ang motor, meron siyang 3-wire na blue, yellow, taka red. Kukunan natin ng common running starting. So, bumpisa tayo sa blue at saka sa red. Blue, saka red. Blue, red, meron siyang 60 ohms. Blue, saka red, meron siyang 60.1 ohms. Blue at saka yellow, 30.7. Blue at saka yellow, meron siyang 30.7 ohms. Tapos yung yellow at saka red, meron siyang 30 ohms. Una, hanapin natin yung pinakamataas na reading. Ito yung pinakamataas na reading. Yung wala sa na to, blue saka red, yun ang magiging common. Yung wala sa blue saka red, yellow. Yellow magiging common. Kasi yung pinakamataas, bali yung magiging common, yung yellow, magiging sumunod sa pinaka-highest ang starting. Ang magiging common natin is yellow. Una natin yung yellow. Yellow blue, 30.9. Yellow blue, 30.9. Tapos yellow red, yellow red, 30.1. Yellow red, 31. Yellow red, 31. Bale, magiging common yellow, ang magiging starting blue, ang magiging starting blue, magiging red ang running. Yellow common, blue starting, red running. Yung ibang design kasi na watching, yung pinaka line in dito, yung isa nakakonnect na sa common na motor. Yung line 1 nakakonnect sa common na motor, yung line 2 dito na sa mga switch na to. Ang nangyari sa kanya, dito pumasok muna yung sa line in. Ito yung isa. Yan, dito pumasok yung isa. Tapos yung isa dito. Yan, dito kung saan. Ito yung common na motor. Common na motor. Tapos starting. Tapos running. Ito yung sa drain motor. At saka ito yung sa water valve. Bali yung isa rito, yung sa line 1 man o line 2, pag nag-switch sa pamagitan na itong relay na to, pag nag-switch siya, saka lang magkakaroon ng source supply, easy source supply itong common na motor, saka dito, saka lang siya magkakaroon. Pag nag-trigger na, saka lang magkakaroon itong clockwise, counterclockwise, tapos drain na motor, at saka sa water valve. Ito kasi sa sensor niya to, sensor ng pressure switch, yung violet, yung azul, saka I pink sa pressure switch niya. Tapos itong isa sa door switch, yan. Sa sensor to pressure switch, saka sa door switch. Tapos dito pumasok yung line 1, line 2, tapos pag nag-switch, saka lang magkakaroon, tatawid sa pinaka-common na motor, common na motor. Ito yung sa clockwise, counterclockwise, tapos na drain motor niya para sa drain, saka ito sa water valve. Ngayon gagawin ko bago ko i-convert. Balikan mo, ganito mo nang ginawa natin sa setup belt kasi mahirap yung, hindi ka sigurado kung may problema kasi lalo na to, alanganin yung galaw ng motor niya, sobrang napakabagal. Hindi natin alam kung may problema sa mechanical ng was motor kasi nga mabagal sobra, matakay na. Kaya nga
hindi ginagamit ng may-ari kasi nga sobrang bagal ng ikot sa wash, hindi raw nakakalinis ng dumi, kaya ginagawa niya dryer lang. So bago niyong butasin yan, kasi baka mamaya binutan niyo, sinira, at hindi rin pala magagawa. Bago niyo butasin, kailangan siguraduhin niyo muna na okay na. So, sa ginawa natin setup ganito, ito yung line 1, line 2 natin. Ito yung yellow, ito yung common na motor, at saka yung isang drain ng wire dito pumasok. Yan yung guys, yun na natin color code kanina, yung isang drain, motor, drain motor, yellow, at saka violet. Ito yung isang yellow. Kung saan, yung isang yellow rin, dalawa sa baba, galing din ng common na motor. So, itatap natin dito sa line 1. Yan. Line 1 dito. Yan. Yung line 2, dito nakatap siya sa selector switch, ay sa toggle switch. Yung line 2 dito. Yan. Kung saan, pag nakaganya siya, naka center position siya, o pag naka unang kaliwa, ito yung sa kanan na meron. Yan. Pag nakaganya sa kanan, sa kaliwa yung may contact. Yan. Kung saan, ito yung line to, kasi ito yung pumunta ng drain motor, ito yung pumunta ng drain timer, tapos ito yung sa wash timer. Kung saan, itong isang line, pumunta na siya ng line 2. Pag nag-wash ka, ito yung sa line 2, kung saan itong dalawang wire para sa clockwise, counterclockwise. Ngayon, pag mag-dreyan ko naman, mag-spin ka naman, kailangan ng ikot na motor mo, hanapin mo ngayon. Itong problema dito eh. Sa mga baguhan, mahirapan sila pagdating sa spin na. Pag mag-spin ka, so para malaman natin kung alin ang tama sa spin, ganito mo na setup na ginawa ko. Yung pag nag-ganyan, pag nagsilid ka sa spin, sa dryer, automatic yan na gagana kagad yung drain motor, pero ito hindi pa, kailangan mo pa i-switch to. Pag nag-switch to, saka gagana yung sa spin niya, yung spin drum. So ngayon, ang gagawin natin, hindi ko pa kinakabit to kasi hanapin ko pa yung tamang ikot para sumaba yung drum sa spin. So ngayon, i-on natin, i-testingin natin, i-plug-in ko, pa-plug-in natin, higit na natin. Pag ginanyan natin, tapos i-pitin na natin yung timer. Ayan, nagta-timer siya. Ayan. And ibig sabihin, number 1 na natin sa wash, yung clockwise, counterclockwise. Ibig sabihin, okay na yung natin sa wash, saka clockwise, counterclockwise. Ayan, okay na siya. Ibig sabihin, na-test na natin na meron na tayong isang nagawang tamang koneksyon. Ang alawang koneksyon nito, guys, sa drain naman, sa spin. Ayan, lipat naman tayo sa spin. Ayan. Ayan, nakaganyan siya. Ililipat natin sa spin. Ayan, bali, naka-off na siya. Pero yung timer, guys, naka-on pa yan, oh. Ayan. Dahil pinatay ko na to, naka-off na siya. So ngayon, lilipat tayo sa spin. Pag nag-spin tayo, automatic yan, ano na kagad yung sa, drain motor, under na kagad. Pag sinilik mo dito sa aray, ito nakukuryente naman ako. Pag sinilik mo rito, gagana kagad doon yung drain motor. Yan, drain motor. Nag-off. O, ayun ko ah. Wala. Ayan, bali. Inilan ng drain motor yung niya. Yung brake. Nag-disengage na. Ngayon, dryer ka. Hindi ko pa siya nakakabit kasi hanapin ko pa yung tamang ikot. Ihitin ko lang siya. Ay, nakaw na siya. Ayan, gumagana na yun. Ngayon, iyano natin dito. Hanapin natin yung tamang ikot. Yung ganyan, hindi.
Pag mali kasi yung tapping mo, ganyan lang mangyayari, wat lang. Ngayon, pag tama ang connection mo, ganito siya. Yan, ganyan. Pag tama ang connection. Pag mali connection mo, ganito magiging ikot niya. Yan, ganyan lang ang ano, pag mali. Ngayon, pag ililipat natin sa kabila, ito yung tama, counterclockwise, yan, ganyan. So ngayon guys, pwede na natin i-fix. Ayan, pwede na natin siya i-fix. Thank you for watching. If you like this video, kindly leave a thumbs up, and if you haven't subscribed yet, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos.